Welcome sa ating YouTube channel ulit. Ito sa customer natin na teacher. Nagre-reklamo siya mabagal yung laptop niya. Kasi ang specs ng laptop niya, itong Lenovo is Intel Celeron lang siya. 2 GB lang siya. So, tapos naka hard disk. So, try natin papalitan natin siya ng SSD drive solid state. So, ito yung times 10 speed sa hard disk kasi sa hard drive. So mabilis siya, malalaman natin to pag nabulit natin. So try natin yung boot up niya kung hindi pa natin ginagalaw. Iwan natin. Ayan. Kung ilan seconds, matagal din siya mag-boot. Siya siguro mga more than 2 minutes bago siya mag-boot sa Windows pag nilagay pa yung password, bago pati yung refresh ng mga pag-load ng startup. Ngayon pag lumalabas yung password, ayan, lumabas na. Try natin yun, bagal. Okay, yung password na ito ng customer. Letting na natin. So, pag-click natin ng start, medyo matagal pa siya magbasa. Ayan, hindi pa lumalabas yung start button niya. So, ayan. Right click natin, tingnan natin yung specs ng laptop sa system. Ayan, system. Okay. Hindi mabagal siya mag-load. So, ayan ang mga specs niya. So, Intel Celeron 1.83, 2 GB lang siya. So mabagal talaga yung pag, lalo na pag marami kang ino-open na mga files. So shutdown natin, try natin palitan ng SSD. Tingnan natin SSD. Okay natin. Ayan, nabuklasin natin ngayon. So ayan yung SSD drive niya. Tanggalin muna natin yung battery. So ito yung hard disk. Kunin natin. Overtime ako eh, gabi na. So, kanina inayos ko yung yung sira yung hinge. So 500 gig yung slide natin. So makuha natin yung hard drive. So ito yung hard disk nya, 500 gig. So tanggalin natin.
plus 3. Mabilis lang buksan yung laptop na to kasi isang side lang yung bubuksan ng laptop. Yung iba kasi babaklasin mo lahat eh. Yung ibang mga design ng laptop, tatanggalin mo lang yung hard disk, babaklasin mo talaga buo yung casing. Ito mas madali siya. Okay natin. So, sasalpak na natin tong SSD drive. Pulido na natin. So ayan, lagyan na natin. So okay naman, takpan na natin. So ayan, lagyan natin yung battery ulit. Okay. So lagyan na natin ng, so mag-install naman tayo ngayon ng Windows. So meron ako dito ng ano, OS na Windows 10, ginawa ko sa USB. So try natin yun. Device natin, buti babayas muna natin. So depende sa laptop yan, merong F2, F1, F10, depende sa mga laptop, merong delete yung CMOS BIOS para makapunta ka sa ano, UEFI. Ito mong boot sa UEFI. F2. Sa F2. So yung first boot natin, gagawin natin is USB na siya. Ito na. So yun siya. Tapos fast boot, boot mode UPFI. So F2 natin, F2. Gagawin F2 natin para punta sa BIOS. Ayan, dumiretso na siya mag-install kasi wala naman yung ano, yung SSD. So ayan na yung installation ng Windows 10 natin. Check natin kung gaano ba siya kabilis pag natapos na tayo mag-install. So 240 drive to, no? Yung
nilagay natin na Kingstone. So branded naman ang Kingstone. So dito tayo sa, baka natin ulit. So dito tayo sa custom install Windows only advance. Dito tayo po magsiselect ng installation. Yan, tapos ayan yung partition ng hard drive. So pwede natin i-delete natin yan pag bago. Delete muna natin. Tapos create tayo, ng click natin yung new. So sa inyo na yan, pwede kang maggawa ng partition muna sa inyo. Pero kung gusto nyo gamitin na buong partition yung isang hard drive, so apply nyo lang. So pag apply mo yan, automatic na yan, mag-install na yung OS nya, hindi ka nagagawa ng partition. So yan na siya, may nag-create ng automatic recovery system sa primary. So dito tayo sa primary partition na mag-install. So ni-next natin. So yan, nag-install na yung OS. So wait na natin matatapos mamaya. Ayan, konti i-ano muna natin pag nagbilang na ng ano, post muna natin para hindi matagal ng ating live. Ayan, so 56% na tayo, so konti na lang, 100% na yan. Tantayin natin ulit. So ayan, 100% na siya. So ayan, magre-restart na siya, tapos na yung install ng Windows. Check natin kung mabilis ang boot up niya kumpara sa hard drive dati. Medyo mabagal talaga siya, no? Kasi nga ano, 2GB yung memory niya. Pero mabilis pa rin siya kung kumpara mo kung sa hard drive ang ilalagay. So ayan, default lang naman yung mga yan. Yes, no. Skip lang natin. So alam natin ang user, bala na kayo kung gusto nyong user ilagay. Pinag-format kayo ng laptop ng customer. Deport na lang natin user. Password, escape na lang natin. Kasi hindi naman tayo may-ari. So, yes lang natin yan. Accept natin. So, yan na siya. Tapos na tayo mag-install ng OS.
amper nito, testingin natin ni shutdown, tapos and then count natin kung how many minutes yung boot up niya or seconds lang after nitong ma-load yung Windows. So ayan, nagboot na sa'yo. So ayan, kung kayo mga ano, may mga experience kayo mga mabagal ang laptop, so upgrade nyo na lang ng SSD, sigurado bibilis yan. Yung mga may problem sa mabagal ang laptop, mapagal ang responding, papalit nyo na lang SSD yung hard drive nyo, yung mga hard disk, kasi may needle pa yun na nagre-read eh, kaya matagal siya magbasa, hindi katulad ng SSD solid state, read and write nya times 10 talaga ang bilis nya sa hard disk na 72 RPM, yung revolution per minute nya. So ayan, salamat ulit. Nagboot na. So ayan na siya. So try natin i-shutdown natin. So ayan, shutdown. Ayan natin kung mabilis. Oops, shutdown na siya. So ayan. So ngayon gagawin natin, i-boot natin ulit. Tingnan natin ilang seconds yung ano, yung startup niya. Open ko na. So ayan, bilang tayo. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. So nasa 15 lang yung ano niya, yung boot up niya. So mabilis na siya kumpara mo dun sa ano, sa hard drive, kasi 2 gig lang to eh, pero kung nasa 4 gig yan o 8 gig yung RAM ng laptop, mas mabilis pa yung loading niya. So ayan, tapos na tayo mag-install ng ano, ng OS. So thank you for watching, please subscribe to my YouTube channel. Thank you.